Sa sobrang haba ng pinag-usapan, Commander, heto na at nakumbinsin namin yung Erago na sumama sa amin upang labanan si Rabina. Sinabi ko sa kanya na huwag siyang maniniwala sa anumang sinasabi ni Rabina at kahit sabihin pa na siya ang bumuhay dito. Ginawa lang ito ni Rabina upang linlangin kami, maging siya. Ganun ba? Kung ganon, sinungaling si Rabina? Tama ang sinabi mo. Sinungaling talaga si Rabina. Kaya kung ako sa iyo, kaibigang Erago, sa amin ka sumama at pagkatapos nito ipapakita ko sa iyo ang katotohanan. Tama, kaibigang Erago. Sumama ka na lang sa amin. Huwag mong ipagpasalamat ang muling pagbuhay mo dahil muli ka ring mamamatay. Nung okay na, Commander, sabay-sabay na kaming pumunta sa nakikita naming makapal na usok. Saan ba tayo pupunta, mga kaibigan? Yung nakikita mong makapal na usok na yun, nandoon sa tapat nun, yung kanyang itinayo na bagong dimensyon. Napapansin ko, parang unti-unting lumalayo yung usok habang papalapit tayo. Kaya nga eh, hindi ko alam ang nangyayari. Kaibigan, Chrysostomo, alam mo ba ang nangyayari? Sa palagay ko, mali ang ating tinatahak na daan. Maaaring tong dinadaanan natin ay merong nakalagay na bitag pangligaw upang hindi marating ang dimensyon ni Rabina. Sa palagay mo, Celio? Sa palagay ko naman po, mukhang may mali talaga eh. Hindi po natin yan mararating kung dederechuhin natin to. Imulat nyo ang inyong mga mata. Talasan nyo ang inyong mga pakiramdam kung talaga bang heto ang tamang daan papunta sa dimensyon. Kasi talagang may mali eh. Hindi nagtagal, lahat kami, Commander, ay nahulog sa isang kumunoy. Yung kumunoy na ito ay napakahirap labanan. Unti-unti kami nitong hinahatak pababa. Ako ang kauna-unahang nahulog sa kumunoy. Kauna-unahan din ako na hinila pababa. Hanggang sa nakita ko, Commander, sa ilalim ng kumunoy ay merong malaking butas na siyang humihigop sa amin. Hinigop kami nito paibaba hanggang sa nahulog kaming lahat sa isang madilim na kuweba. Nasaan na kayo, mga kasama? Nasaan na kayo? Napakadilim, wala akong makita. Wika ko, hanggang sa sumagot si Celio. Naririto po ako, Chrysostomo. Paliliwanagin ko ang paligid. Nung pinaliwanag ni Celio yung paligid gamit ang kanyang kakayanan, heto na, Commander, dito na tumambad sa amin yung mga kasamahan kong nakalagpak sa lupa. Tapos, sa paligid ng kuweba ay napupuno ng napakaraming malalaking hayop. Merong mga tigre na naghahabaan ang mga pangil. Meron ding mga ahas na paikot-ikot sa malaking kuweba. Tapos yung mata nito ay lumiliwanag ng kulay pula. Umalerto kayo! Isa ito sa patibong! Hindi basta kumunoy ang nilaglagan natin kanina. Yung isa sa malaking tigre, Commander, nagulat kami nung biglang magsalita ito. Nagkiyo pupunta. Kaibigan, pupunta kami kay Rabina. Hindi namin hangad na makipagdigma sa inyo. Hindi kayo ang kailangan namin. Bago kayo makapunta doon, dadaan muna kayo sa amin. Medyo naiintindihan namin yung sinasabi ng tigre kahit hirap itong magsalita. Yung isa pa sa mga tigre ay mabilis kaming sinugod. Pero bago siya makalapit ay hinagisan siya ni Celio ng latigo na ginagamit niya pang laban. Nung tinamaan ito,
Sumigaw ito ng napakalakas hanggang sa naramdaman namin unti-unting yumayanig yung buong kuweba. Kaya ang sabi ng ahas na si Irago, "Huwag kayong mag-alala. Akong bahala dyan." Nung gumanon siya, Commander, nakita ko yung mga mata niya na biglang pumula. Tapos, tinitigan niya isa-isa yung mga halimaw sa paligid hanggang sa tila ba nagkaintindihan ang mga ito. Kaya ang nangyari, nagtakpuhan yung mga naglalakihang tigre tapos yung mga ahas. Sumigaw yung Erago na sundan daw namin kung saan sila tumakbo. Sinundan nga namin ito. Paglabas namin sa isang butas, sakto naman na yung kuwebang pinanggalingan namin ay biglang nagiba. Napunta kami sa isang lugar at merong isang malaking puno na nag-iisa. "Kaibigan, anong lugar ito? Nasaan na yung mga halimaw?" "Kung hindi po ako nagkakamali, nandito tayo sa lugar nila. Ito ang tunay na lugar. Nasaan tayo?" "Selyo, nasaan tayo, Selyo?" Lahat kami, Commander, ay hindi makipaliwanag kung nasa ang lugar kami. Kasi yung sinundan naming mga halimaw, paglabas sa butas ay bigla na lamang silang nawala. Pagtingin ko sa itaas, dito tumambad sa amin, Commander, yung mga halimaw na nakita namin sa kuweba ay naroroon pala sa taas tapos lumilipad ang mga ito. Ang nakapagtataka pa, meron silang mga pakpak at merong mga nakasakay sa kanila na tila ba mandirigma na galing sa ibang mundo. Nakasuot ito ng pangdigma, tapos may mga hawak silang sibat habang nakatingin sa amin. "O teka, bakit? Paanong lumilipad yung mga tigre na ito? Meron silang mga pakpak, pati yung ahas. Akala ko tuloy si Sato." "Niluando, baka naman pwedeng tawagin mo si Sato." "Sato! Sato!" Walang dumating na Sato, Commander. Dito kinumpirman ni Selyo na kami ay nasa ibang mundo. "Nasa ibang mundo po yata tayo. Dahil kung andito tayo sa mundo natin, siguradong mabilis na darating itong si Sato. Sa pamamagitan ng isa at dalawang tawag mo lang ni Luando, darating na sila. Anong ibig sabihin nito? Bakit tayo napunta rito?" "Hindi ko nga maintindihan. Hoy kayo dyan sa taas. Sino ba kayo? Bakit nyo kami dinala dito?" Yung mga nagliliparan sa itaas, Commander, bigla silang bumaba. Tapos, yung isa sa nakasakay sa tigre na merong kasuotan na kakaiba, lumapag ito sa lupa tapos nagwika ng, "Andito kayo sa aming mundo. Kaya kayo napunta rito dahil kailangan namin kayo. Ang aming mundo ay pinagbabalakan sa kupin ng demonyo. Nakita namin ang inyong pakikibaka sa laban. Kailangan natin magsanib ng puwersa upang hindi magtagumpay ang sinumang magtatangka na pumasok sa aming mundo." "Pero bakit? Bakit kami pa? Anong pakialam namin sa laban nyo? May sarili kaming laban. Hindi namin kailangan makialam sa laban nyo." "Naiintindihan kita, Ermetanyo. Pero dapat naiintindihan mo din kami dahil iisa ang kalaban natin." "Sino? Sino ba kalaban nyo?" "Ang kalaban namin ay si Rabina." Wala silang nagawa, Commander, kung hindi ibalik kami kung saan kami nanggaling hanggang sa nakita na lang namin na yung mga sarili namin ay andoon muli nakatayo kung saan kami nahulog na kumunoy. "Oh, andito naman na tayo. Mabuti na lang at mababait yung mga nilalang na yon at binalik tayo rito. Tara,
puntahan na natin yung dimensyon ni Rabina. Habang kami ay naglalakad, Commander, nakita namin sa itaas ay nauna pang pumunta sa dimensyon ni Rabina yung mga nakita naming nilalang na lumulutang habang may mga nakasakay na kung sino at hindi namin alam. Niloando, kaibigang Erago, Crisostomo, Amadeo, isa lang ang ibig sabihin nito. Yung mga yun, talagang hindi sila papayag na masakop ni Rabina. Hanggang dito ba naman sa mundo natin, sumunod sila. Talagang disidido sila lumaban sa digmaan. Bilisan natin, baka sakaling maabutan pa natin sila at matulungan natin sa labanan. Sa totoo lang po, nahihiya ako na tinanggihan natin yung mga sinasabi nila, pero iisa lang ho talaga ang hangarin natin kung hindi ay maibalik itong si Rabina kung saan man siya nanggaling. At hindi lang yun, Celio. Meron pa. Kung ibabalik lang natin siya sa kanyang mundo, dapat yung wala na siyang buhay. Kasi pag andoon siya, madali lang siyang makakabalik dito sa ibabaw ng lupa upang manggulo. Tama ba ako dun? Tama po kayo. Ang naging opinyon ko naman, Commander, sa kwento, ganito. Mga kasama, huwag kayong mag-atubili na patayin ang kung sino, dahil pag hindi nyo sila pinatay, tayo ang papatayin nila. Noong unang siglo, ganito ang nangyari sa labanan. Kung ikaw ay magkakaroon ng awa sa iyong kalaban, tiyak na hindi kanila titiran ng buhay. Kung hindi ako nagkakamali, parehas na parehas ito sa nakaraang laban. Dahil habang nilalabanan namin ang mga kalaban, ginagamitan nila kami ng matinding pangontra. Ginagamit nila ang mahal namin sa buhay nang sa ganon kami ay manghina at umatras sa laban. Sinasamantala nila ang pagkakataon habang kami ay natutulala at habang pinagmamasdan yung aming mga mahal sa buhay na ipinakikita nila sa amin. Unti-unti na pala nila kaming nilalason. Sa aking mga kasamahan noong unang siglo, ang isa sa amin ay madali nilang nakuha hanggang sa sunod-sunod na at ako na lang ang kahuli-hulihang nabuhay. Yun, Commander, ang lumalabas sa aking isipan. Tila ba hindi ko alam kung saan ba nanggagaling yung mga sinasabi ko. Kaya ang wika ni Niloando. Sandali lamang, kaibigang Crisostomo. Ikaw ba yan? Hindi namin maintindihan yung sinasabi mo. Ikaw ba ang kaibigan ko o ikaw yung sinaunang tao? Sa punto na yun, Commander, lahat sila ay nalilito. Hindi nila alam kung ako ba talaga o yung sinaunang tao na ang nakapasok sa katawan ko. Hanggang sa nagulat na lang kami. Dahil habang naglalakad kami, nakakakita kami sa malayo ng napakaraming maliliit na apoy. Gumagapang ito papalapit sa amin. Nung makita namin ito pala ay mga mandirigma ni Rabina. Andyan na ang kalaban. Sinalubong nila tayo. Ang ibig sabihin nito, malapit na tayo. Ha! Huwag tayong magpapasupil, mga kasama. Huwag tayong matatakot sa mga ito. Kung hindi ako nagkakamali, sila ay mga purong hanagob. Paglapit ng mga ito sa amin, nagkamali kami, Commander, dahil ang nasa harapan namin, Commander, ay pinagsanib na puwersa ng mga hanagob tapos ng mga mandirigma ng impyerno. Hala, Diyos ko po! Ano ba itong nasa harapan natin? Paano natin ito lalabanan, kaibigang Crisostomo? Huwag kang mag-alala. Meron akong paraan. Sa totoo lang, Commander, nahihirapan kami mag-isip kung paano ba namin lalabanan yung mga kaharap namin na kung susumahin ay tila ba libo-libo ang mga ito. Huwag po kayong mag-alala. Bilang isang diwata, meron akong kakayanan upang labanan ang mga ito. Kung pwede po sana, tumabi na lang po muna kayo. Wika ni Celio,
hanggang sa hinayaan namin siya. Kayong lahat na naririto, ako lang mag-isa ang haharap sa inyo. Hindi nagtagal, Commander, lumapit sa amin si Saulog na isa sa mga hanagob na nakalaban namin noon dahil siya ang tumatayong team leader sa mga ito. Ikaw na naman, diwatang tao. Masyado kaya kang mayabang. Hindi ako nagyayabang. Kaya ko kayong tapatan na lahat. Nung sabihin yun ni Celio, nakita ko, Commander, na unti-unting may mga liwanag na bumubuo sa likuran ni Celio hanggang sa nakumpleto ito, at nakita namin na nagtawag pala si Celio ng iba pang mga diwata. Yung mga diwata na ito, kung ihahambing ko, halos kahawig ito ng kagalang-galang na si Diwatang Rial. Ah, Celio! Sino yung mga yan? Sila po ni Luando ay aking mga kalahi. Bago ako umalis sa mundo namin, sinabi ko sa kanila na kung sakali bang mangangailangan ako, tutulungan ba nila ako? Kaya heto na. Heto na po sila ni Luando, hindi nila tayo pababayaan. Lalaban sila hanggang sa dulo ng kanilang mga hininga. Krisostomo, kaibigan, gamitin mo na rin ang iyong mga kakayanan. Batid ko na nandyan sa katawan mo ngayon yung sinaunang tao na aking ginabayan noong unang siglo. Hindi nagtagal, Commander, nakita na naming dumarating si Rabina. Dahil mula sa itaas ay lumulutang ito tapos nagliliyab yung katawan. Ang wika nito sa amin. Magaling! Anong akala nyo? Makakarating pa kayo sa dimension ko? Dito pa lang, ipapakain ko na kayo sa mga mandirigma ko. Sige, mga mandirigma, lusubin sila at patayin lahat. Huwag kayong magtitira ng buhay! Bago sila makasugod, Commander, nakita namin mula sa aming likuran ay merong lumitaw na napakaliwanag. Lumulutang din ito tapos nung makilala ko siya sa pala, si Diwatang Rial. Hindi lang yun, Commander. Sa paglutang ni Diwatang Rial sa aming likuran, may kasama rin itong isang tao na animoy hindi ko maaninag ang mukha nito. Sino yung mga yan? Si kagalang-galang na Diwatang Rial ba yan? Wika ni Celio. Siya nga yan, Celio. Meron pa siyang kasama. Sino kaya yun? Hindi na siya nagsalita, Commander. Sinalubong ng dalawang yun habang lumilipad yung mga sumusugod sa amin na pinagsanibwersa ng mga hanagob tapos ng mandirigma ng impyerno. Itong si Rial, nakita namin na naglabas ng latigo na lumiliwanag sa kada hampas nito. Halos daan-daan ang nauubos sa mga lahi ng hanagob, maging yung mga mandirigma ng impyerno, hanggang sa isa na lang sa mga ito ang natira. Maging si Rabina ay nagulat sa ikinilos ng Diwatang si Rial. Sino ka? Masyado kang pakialamero! Hindi lang ito, Commander, ang dumating na kasangga namin sa laban, maging yung taga-kabilang mundo na merong sakay na mga tigring lumilipad ay bumaba sa harapan namin. Sila ay nagbibigay pugay sa amin na tila ba gusto nilang makisali sa labanan, kaya ang sabi ni Rabina. Tignan mo nga naman ang pagkakataon, no? Yung kabilang mundo na sinasakop ko ay naririto ang kanilang mga walang kwentang mandirigma. Anong akala nyo? Panalo na kayo sa labanan? Sige, ipapakita ko sa inyo kung sino talaga ang aking alaga. Mula sa ilalim ng lupa,
mula sa impyerno umahon ka rito sa ibabaw ng lupa. O gabay ng kadiliman, umahon ka. Halika rito sa harapan ng mga hangal na ito. Dumadagundong yung lupa matapos niyang sabihin yon, Commander. Tila ba may lalabas na isang malaking halimaw dito sa ilalim ng lupa, hanggang sa nakarinig kami ng napakalakas na pagsabog. Yung pagsabog na ito ay hindi kalayuan sa amin. Tapos, sa sumabog na yon ay unti-unti naming nakikita na may lumalabas na napakahabang katawan na inakala namin nung una ay ahas. Pero hindi pala, Commander, dahil maihahalin tulad mo ito sa isang dragon. Yung dragon na yon ay lumiliwanag ng dahil sa dala niyang apoy. Hala, Diyos ko! Ano ito? Oo nga, ano to? Mukhang lahat na ay ginagamit ni Rabina upang matalo tayo sa labanan. Andyan na ang aking alaga sa impyerno. Pag natalo nyo yan, meron pang isa. Pero sinisigurado ko sa inyo na hindi kayo mananalo dito sa alaga ko. Siya lang naman ang kumakain ng mga walang kwentang kaluluwa nyo. Kung ganun, lahat na pala ng alas nitong si Rabina ay tinawag niya na. Sana naman, mga kasama, tayong lahat dito na nasa panig ng liwanag ay magkaisa. Kaibigang Erago, ano ang maiaambag mo sa laban na ito? Kaibigang Ermetanyo, habang ako ay nasa inyong harapan, hindi ako papayag na ganun-ganun na lang niya tayo kikitilin ang buhay. Rabina, maraming salamat sa iyo at binuhay mo ko. Pero ngayon alam ko na ang katotohanan. Handa akong lumaban, pero hindi para sa iyo. Handa akong lumaban upang patayin ka! Aba, akalain mo nga naman, yung nilinlang ko na binuhay ko ay lalabanan pala ko ngayon. Ayos lang, magsama-sama na kayong lahat dahil hindi kayo uubras sa alaga ko. Yung nakita namin, Commander, na lumutang na isang dragon, napakaliwanag ng katawan niya at paikot-ikot ito. Lahat ng mga puno na kanyang dadaanan ay mabilis itong naaabo sa ilang iglap lang. Anong gagawin natin, kaibigang Crisostomo? Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Nandito si Diwatang Rial. Nandito rin ang isa sa reincarnation ng mga sinaunang tao. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mawalan ng pag-asa, kaibigang ni Luando. Mula sa aming likuran, yung dragon na nagliliyab ang katawan, nakita namin na nagbuga ito ng apoy sa lupa. At sa apoy na nilikha nito, may mga lumalabas na iba't ibang klase ng mga nilalang. Nagliliyab din ang mga katawan nito. Ang sabi naman ni Nilo Ando sa pabulong na salita, ang mga ito, ang mga kahinaan nila ay nandoon sa kanilang pinagmulan. Selyo, buo, halika, may sasabihin ako sa iyo. Ganito ang gawin mo, huwag kang maingay. Ang kanilang kahinaan ay andoon sa dragon. Ikaw ang bahala dun, gawin mo ang lahat upang makapunta ka sa kanyang ulo. Kunin mo ang nag-iisang perlas doon, hugutin mo, dahil ang mga halimaw na nilikha ng dragon na ito ay hindi natin mapapaslang pag hindi mo nakuha ang perlas na ito. Ano po yung perlas na yun? Yung perlas na ito ay ipinagkaloob ni Lucifer sa mga ganitong klase na halimaw ng impyerno. Lahat sila ay meron nito, kaya pag-ahon nila sa lupa, lahat ng mga bagay na kanilang tatamaan ay maaaring maging isang halimaw.
Yan ang magiging papel mo sa ngayon. Amadeo! Asan si Amadeo? Nililingon namin si Amadeo kung saan ba napunta, Commander. Andoon pala siya sa tabi ng kagalang-galang na si Diwatang Real habang kinakausap ni Amadeo yung isa pang lalaki na katabi ng kagalang-galang na si Diwatang Real. Hindi namin naririnig yung kanilang pinag-uusapan kaya pinabayaan na lang namin sila. Heto namang si Rabina, wala itong tigil sa katatawa. Habang tumatawa ito, Commander, ay ramdam na ramdam namin yung kasabay ng pagyanig ng lupa. Tara na, Celio, yun ang gawin mo. Sige na, kumilos ka na. Ikaw nang bahala sa sarili mo, kayang-kaya mo yan. Biglang nawala si Celio sa aming harapan hanggang sa nagulat na lang kami dahil kung gaano kalakas ang pagtawa nitong si Rabina kanina ay natabunan ito ng napakalakas na pag-angil ng dragon na lumiliwanag ang katawan sa pamamagitan ng apoy. Sige, Celio! Kaya mo yan, tanggalin mo ang perlas sa kanyang ulo! Pagtingin ko doon sa dragon na umaangil, nandoon pala si Celio sa itaas ng ulo nun. At tila ba hindi nasasaktan si Celio sa dala ng apoy ng halimaw na dragon. Habang ginagawa yon ni Celio, yung mga halimaw na nilikha ng dragon, lumapit ang mga ito sa amin tapos pinaulanan kami ng apoy. Kanya-kanya kami ng lihis, Commander, hanggang sa tinamaan ng apoy si Nilo Ando. Ah! Aray ko! Masakit! Ginagalit niyo ako, mga halimaw kayo! Si Nilo Ando, dito ko nakita kauna-unahan yung pagbabago ng itsura niya. Dahil sa aking paningin, Commander, tila ba naging isang anghel din si Nilo Ando nung sirain niya yung damit niya tumambad sa akin yung tattoo niya sa katawan na anghel. Hindi ako nagkakamali dahil ang nakalagay na tattoo sa kanya walang iba kung hindi yung anghel na si Seraphine. Si Nilo Ando ay tuluyan nang nagbago ang itsura. Tapos, nagalit ito sa mga halimaw na yun. Lahat ng mga apoy na pinauulan nila ay sinasangga ni Nilo Ando sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay. Tapos, yung iba ay hindi tumatama hanggang sa lumiliwa yung mga apoy papunta kay Rabina. Habang si Rabina naman ay tumatawa, papunta sa kanya yung ibang mga apoy pero nakukontrol niya ito. Yung mga apoy na yon ay nagpapaikot-ikot lamang sa kanyang katawan hanggang sa sumigaw ito ng Ibalibag mo ang lahat. Hindi uubra sa akin yan, Ermitanyo. Baka nakakalimutan mo na ako ay galing sa ilalim ng lupa. Kaya walang magagawa yan kahit si Seraphine pa ang nasa harapan ko. Wika nitong si Rabina. Ako naman, Commander, ay unti-unting lumutang sa hangin at lumapit kay Rabina. Ang wika ko sa kanya. Rabina, noong araw pa man tayo na ang magkatunggali. Tapusin na natin to. Huwag ka nang magdamay pa ng iba. Krisostomo, ikaw nga ba yan? O baka naman yung unang tao pa ang nandyan sa iyong katauhan. Alam mo ba ang katotohanan kung bakit ang iyong apo na si Greg ay nasama sa labanan? Gusto mong malaman? Ikukuwento ko sa iyo. Sandali lang, huwag ka munang susugod. Base sa kanyang kwento, yung mga magulang ni Greg ay hindi niya tunay na magulang.
Pero nung sinasabi niya yon, Commander, ay ang nangyayari, pumapasok sa aking isipan ang mas makatotohanan na kwento dahil ako mismo ang naglagay kay Greg kung nasaan ba siya unang tumapak sa mundo. Lahat ng sinabi ni Rabina ay kinontra ko, tapos ganito ang sinabi ko. Rabina, maging ako ay nililinlang mo pa. Ang aking apo na si Greg, hindi niya tunay na magulang yung kinuha ng mga aswang. Si Greg, ako mismo ang lumikha sa kanya. Ako ang nag-iisang ama niya at hindi ko siya apo. Kaya naging maharlika ang apo o ang anak kong si Greg. Dahil ako mismo ang kanyang ama na isang maharlikang nabubuhay dito sa mundo. Ganun ba? Akala ko maniniwala ka sa akin eh. Hindi mo ko kayang linlangin. Alam ko ang kahinaan mo, Rabina. Napatay ka ng taong unang nakalaban mo na nasa aking katawan ngayon. Kaya alam ko rin ang gagawin ko para ibalik kita sa impyerno nang wala ng buhay. Kung ganon, ano pang ginagawa mo? Bago mo ko labanan, talunin mo muna ang mga nilikha ko. Meron pa akong isang alas. Hoy, diwatang tao, galingan mo. Galingan mo dyan, kunin mo ang perlas. Nung sabihin niya yun, Commander, dito ko naisip, malamang na yung perlas na ipinagkaloob ni Lucifer dito sa halimaw ng impyerno ay maaaring pakinabangan nitong si Rabina. Kaya sumigaw ako kay Celio na tigilan niya na yung ginagawa niya dahil naaawa din ako kay Celio kung titignan mo siya. Ay unti-unti nang nalulusaw yung katawan ni Celio dahil yung harang sa kanyang katawan na kanyang mahika na ginawa ay unti-unti na rin nawawala. Nung bumaba si Celio, kita namin sa kanyang katawan yung tila ba umuusok ang buong katawan niya, tapos yung kanyang mga mata ay napakapula. Celio, kaibigan, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Pasensya ka na, Crisostomo, pero hindi ko nakuha yung perlas. Yung aking kapangyarihan ay tinalo. Anong ibig mong sabihin? Tinalo ng dragon ng halimaw ng impyerno na yun yung ginawa kong harang, kaya hindi ko nakuha yung perlas. Okay lang yun. Huwag ka mag-alala. Hindi mo ito dapat kunin dahil ang makikinabang dito walang iba kung hindi si Rabina. Talunin na lang natin ang mga ito sa pamamagitan ng ating kapangyarihan dahil kung sakaling nakuha mo yung perlas na ito, tiyak na isa ito sa gagamitin ni Rabina laban sa atin. Ganun ba? Pero nasunog yung katawan ko. Paano niya nagawang sirain yung ginawa kong harang sa aking sarili? Okay, mga bro and sis, ayos po ba? Hindi po ba kayo nalito sa kwento? Yung susunod po na part ay ito na ang katapusan ng kwento ng ganti ng Batang Albularyo. Pasensya na po kayo kung medyo nagkakahawig na po yung boses. Wala na po kasi akong makuha na ibang boses . Alam nyo naman, nag-iisa lang po ako na nagnanarrate. Yun lamang po, saka ako na kayo babatiin. Pasensya na po kayo, wala pong sasama ang loob. Pero yung last part po natin, baka sakaling mahaba po yun, baka sakaling mabati ko po yung iba. Abangan po natin yan. Sunod po, yung kwento ng apo ng aswang. Wala naman kasing masyadong nakikinig doon, kaya hindi po natin nailalapag. Yung Captain Garobo po, may nag-aantay pa ba nun? O kaya naman yung agimat ni Lolo? Maganda po yun, bitin na, pero mapapakinggan nyo yun sa ibang channel. Okay, yun lamang po at maraming salamat sa inyo. Mag-iingat po kayo, lalo na ngayon may bagyo. Ingat po, and bye-bye!